magandang araw sa iyo, kakalabawan. Maligayang pakikilahok sa ating webinar series na pinamagatang Gabay sa Wastong Pangangalaga ng Kalabaw. Sa ngalan ng bumubuo ng Department of Agriculture, Philippine Carabao Center, nais naming pasalamatan ang lahat na nakikibahagi sa ating webinar o online seminar. Bahagi po ito ng proyektong Cara-Aralan ng DAPCC. Ang paksa na ating tatalakayin ay tungkol sa milk-based enterprise o gelato. Ako po ang inyong lingkod, Chrissy Ebert Padre, na magsisilbing webinar host. Bago natin simulan ang webinar, narito po ang ilang house rules at instructions upang maging mas maayos ang takbo ng ating webinar. House rules. Siguraduhin na kayo ay may stable na signal sa inyong lugar. Tiyakin na fully charged ang inyong gadgets. Mas mainam na gumamit ng headset upang marinig ng mas malinaw ang webinar. Maglaan ng angkop na oras para sa webinar. Instructions. Gamitin ang Q&A tab at chat box kung mayroon kayong tanong sa ating resource person. At sa pagbabahagi ng anumang impormasyon na may kinalaman sa ating tinatalakay na paksa. Magkakaroon po ng 15 minuto na question and answer portion pagkatapos ng presentasyon. Kung nais mo na muling panoorin ang webinar na ito, maaari namin itong ipadala sa inyong email account kasama ang iba pang mga impormasyon kapag kumpleto na ang kabuuan ng webinar series sa Gabay sa Wastong Pangangalaga ng Kalabaw. Ito ay makikita rin sa official Facebook page at YouTube channel ng DAPCC. Mamamahagi po kami ng e-certificates of participation sa mga registered participants na makatatapos ng webinar episode na ito. Ating pasalamatan ng pamunuan ng DAPCC sa pangunguna nila, Dr. Ronnie D. Domingo, Officer in Charge Executive Director, Dr. Caro B. Salces, Deputy Executive Director for Administration and Finance, Dr. Claro Mingala, Deputy Executive Director for Production and Research, at sa lahat ng bumubuo ng Knowledge Management Division o KMD upang maisagawa ang webinar na ito para sa patuloy pa rin na pagbabahagi ng kaalaman sa ating mga magkakalabaw at magagatas. Magsimula na po tayo sa ating webinar. I-welcome po natin si Mr. Resita M. Baltazar, Food Technologist mula sa Carabao-based Enterprise Development Section ng DAPCC. Magandang umaga po sa inyong lahat. I'm Teresita Baltazar from Carabao-based Enterprise Section at masaya po akong ibahagi sa inyo ang ating paksa tungkol sa paggawa ng gelato. May mga pagkakataon po na naririnig natin ang salitang gelato at madalas natin itong napagkakamalan na ice cream. Ngunit may pagkakaiba ang dalawang ito. Kaya atin po munang alamin kung ano ba ang gelato. Ang salitang gelato ay nagmula sa Italian word na congelato na ang ibig sabihin ay frozen. Ito ay isang frozen dessert at gumagamit ng mas madaming gatas kumpara sa ice cream. Ito ay chinuchurn rin ng mas mabagal upang magbigay ng dense at creamy texture. Ano nga ba ang pinagkaiba ng gelato at ice cream? Ang gelato ay gumagamit ng 3-9% fat, samantalang 10% minimum fat naman ang ginagamit sa ice cream. Dahil sa mababang fat content ng gelato, mas malalasahan natin ang flavors nito. Ito rin ay may mas mababang overrun o karagdagang hangin kumpara sa ice cream. Ito ang rason kung bakit mas mabilis itong matunaw at mayroong mas dense na texture. Ang gelato ay inihahain rin sa mas mataas na temperatura na negative 11 to negative 14 degrees Celsius kumpara sa negative 15 to negative 18 degrees Celsius na temperatura ng ice cream. Nabanggit natin na ang gelato ay gumagamit ng mas madaming gatas.
Ang gatas ng kalabaw ay may fat content na 6 to 8% na angkop sa kinakailangan na fat content ng gelato na 3 to 9%. Dahil sa level na ito, maaari na rin hindi gumamit ng cream o additional source of fat dahil ang paggamit ng gatas ng kalabaw ay nagpo-produce ng creamy gelato. Sa pagbuo ng formulation, importante na mataas ang kalidad ng mga materyales na gagamitin natin upang makagawa tayo ng high-quality product. Isa sa basic ingredient ang gatas o cream bilang source of fat and other solids. Ito rin ay tumutulong magbigay ng structure at ini-improve rin nito ang lasa ng gelato. Another basic ingredient po ay ang sweeteners. Ito ay tumutulong rin mag-improve ng texture at lasa ng gelato. Maaari tayong gumamit ng iba't ibang klase ng sweetener tulad ng sugar, dextrose powder, at glucose syrup upang makontrol o mabalanse ang tamis ng gelato dahil ito ay may iba't ibang degree of sweetness. Ang milk solids non-fat naman ay nakakatulong rin mag-improve ng texture ng gelato at nagbibigay ito ng chew resistance dahil sa protein content nito. Isa pang importanteng ingredient ay ang stabilizers at emulsifiers. Maliban sa epekto nito sa texture, nililimit rin nito ang ice recrystallization during storage. Kung wala nito, ang gelato ay maaaring maging magaspang at icy. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang carrageenan, gelatin, pectin, at egg yolks. Ang flavorings naman ay inihahalo upang ma-improve ang lasa ng gelato. Ang mga basic ingredients na ito ang kailangan sa pagbuo ng formulation ng gelato. Kung titingnan natin ang structure ng gelato, ito ay binubuo ng ice crystals, fat globules, air bubbles, milk proteins, water, and sugar. Sa paggawa ng gelato, maaaring mag-prepare muna ng gelato base. Ang base ay nagsisilbing foundation ng gelato at ito ay maaaring hatiin kapag maghahalo na ng iba't ibang flavors. Mayroon tayong two types of bases. Ang white base ay binubuo ng milk, cream, sugar, stabilizers, and emulsifiers. Samantalang ang yellow base naman ay ginagamitan ng egg yolks bilang emulsifier. Importanteng makuha ang right balance ng formulation upang makagawa ng quality gelato. Para sa sample formulation, maaari tayong gumamit ng 1 litrong gatas ng kalabaw, 250 grams sugar, 50 grams dextrose, 60 grams skim milk powder, at 8 grams stabilizer. Ang pamamaraan sa paggawa ng gelato ay binubuo ng 5 steps. Sa unang step, importante na mahalong mabuti ang mga ingredients at ito ay kadalasang ginagamitan ng mga high shear mixers. Pagkatapos ng mixing stage, kailangan i-pasteurize ang gelato base upang mawala ang mga mikrobyo na maaaring magdulot ng sakit. Ang pasteurization ay may epekto rin sa foaming ng base at emulsification na nakatutulong sa air retention na nai-incorporate sa gelato. Ngunit tandaan po natin na ang pasteurization ay magiging epektibo lamang kung masusunod ang tamang time and temperature combination. Maaari tayong gumamit ng 65 degrees Celsius for 30 minutes hanggang 85 to 90 degrees Celsius for 5 to 10 seconds. Pagkatapos ng pasteurization, ang gelato ay kaagad na pinapalamig ng below 5 degrees Celsius. Pagkatapos nito ay ilalagay sa refrigerated temperature ng 4 to 16 hours ang ating gelato base at ito ang tinatawag nating aging process. Sa stage na ito, dito nagsisimulang mag-hydrate ang ating mga ingredients at ito ay magsisimulang umepekto. Sa stage din na ito, maaaring ihalo ang desired flavoring. Pagkatapos ng aging process, ang gelato ay mag-undergo ng freezing stages. Sa freezing, ang goal natin ay ang makabuo ng maliliit na ice crystals upang magkaroon tayo ng smooth texture sa ating gelato. At tandaan din po natin na ang mas matagal na freezing time ay magbibigay ng malalaking ice crystals na kadalasan ay nagiging dahilan ng magaspang na texture. Mayroon po tayong two stages ng freezing. Ang una ay ang batch freezing o dynamic freezing. Sa stage na ito, ang gelato base ay lumalamig ng hanggang negative 15 degrees Celsius.
Dito nag-uumpisa mabuo ang small ice crystals at dito rin nagkakaroon ng incorporation of air. Kadalasan, gumagamit tayo ng mga gelato machine sa process na ito. Ang gelato machine ay may mas mabagal na ikot ng paddle upang makontrol natin ang incorporation of air. Kapag nakuha na ang desired consistency, ang gelato ay inilalagay na sa gelato pans or other desired packaging. Ang gelato ay sumasailalim sa ikalawang stage ng freezing. Ito ay ang blast freezing or static freezing. Ginagamitan ng blast freezers ang process na ito dahil ang mga ice crystals na nabuo during batch freezing ay patuloy na lumalaki, kaya kailangan maging mabilis ang second stage ng freezing. Pagkatapos ng freezing, maaari nang ihain o i-store ang gelato sa negative 11 to negative 14 degrees Celsius na storage conditions. Ang gelato ay maaaring tumagal ng hanggang 6 na buwan, ngunit ito ay nakadepende kung masusunod ang tamang storage conditions. Kung nagkakaroon ng temperature fluctuations, maaari itong magresulta sa ice recrystallization na nagiging dahilan ng magaspang na texture ng gelato. Ang mga depekto na karaniwang nararanasan sa gelato ay flavor defects, gummy texture, coarse or icy texture, sandy texture, at uneven color. Kaya't para maiwasan natin ito at makagawa tayo ng magandang kalidad ng gelato, tayo po ay mag-recap sa ating mga naibahaging impormasyon. Una, kinakailangan nating mahanap ang right balance sa paggawa ng formulation. At kapag meron na po tayong formulation, dapat po ay sundin natin ang tamang proseso o pamamaraan, lalo na sa pagpapalamig o freezing stages ng ating gelato. Yun lamang po at sana ay may natutunan kayo sa webinar na ito.